In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We gather as one family celebrating the love of God in Jesus Christ. And in a special way today, we celebrate that love of God through the Blessed Virgin Mary. It's the day of Our Lady. And in this Mass, we also bid farewell to our Nuestra Señora de la Salud, Our Lady of Health. We ask our Blessed Mother to bring our prayers to Jesus, her Son, to help us follow Jesus, her Son, up to the cross, up to the glory of God's kingdom. To prepare ourselves to celebrate this sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, you are the fulfillment of the Father's promise of salvation. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are the Son of God and the Son of Mary. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, your word made flesh and splendor of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, Lord God, that we, your servants, may rejoice in unfailing health of mind and body, and through the glorious intercession of Blessed Mary, ever Virgin, may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, learn from myself and Apollos not to go beyond what is written, so that none of you will be inflated with pride in favor of one person over against another. Who confers distinctions upon you? What do you possess that you have not received? But if you have received it, why are you boasting if you did not receive it? You are already satisfied. You have already grown rich. You have become kings without us. Indeed, I wish that you had become kings so that we also might become kings with you. For as I see it, God has explicited as apostle as the last of all, like people sentenced to death. Since we have become a spectacle of the world to angels and men alike, we are fools on Christ's account, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we disrepute. To this very hour, we go hungry and thirsty. We are poorly clad and roughly treated. We wander about homeless and we toil, working with our own hands. When ridiculed, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we respond gently. We have become like the world's rubbish, the scum of all, to this very moment. I am writing you this not to shame you, but to admonish you as my beloved children. But if you should have countless
guides to Christ, yet you do not have many fathers. For I became your father in Jesus Christ through the gospel. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is near to all who call upon Him. The Lord is near to all who call upon Him. The Lord is just in all His ways, and holy in all His works. The Lord is near to all who call upon Him, to who call upon Him in truth. The Lord is near to all who call upon Him. He fulfills the desire of those who fear Him. He hears their cry and saves them. The Lord keeps all who loves Him, but all the wicked He will destroy. The Lord is near to all who call upon Him. May my mouth speak the praise of the Lord, and may all the flesh bless His holy name forever and ever. The Lord is near to all who call upon Him. Please all stand. Alleluia, 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 Alleluia. I am the way. To the Father except the Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, His disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? Now he went into the house of God, took the bread of the offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And we gather as a pilgrim people at sa mga nagawi lang ngayon ho sa Quiapo. Baka nagtataka kayo bakit English ang misa sa Quiapo. Sanay ho tayong Tagalog lagi. Every Saturday, we hold our pilgrims' masses at 9 and 10 in the morning to highlight also the universality of our devotion to our dear Jesus Nazareno and especially also to our international devotees. Marami pong nakikiusap, lalo na po ang mga pamilya ng ating mga OFWs. Alam niyo po siguro yan. May mga anak, may mga apo na kayo na doon na ipinanganak sa ibang bansa at hindi na ganoon sa Tagalog at Pilipino. And they want to impart the same devotion to our dear Jesus Nazareno, to their families, to their husbands or wives who are not Filipinos. And that is why this Mass,
is also for them. We include them in our prayers. And we continue to include also those who are sick and those who are taking care of the sick and those who are joining us online. We are together in this Mass. At napakaganda po na sa misang ito, unang Sabado ng buwan, alam ko po na bukod sa mga humahabol pa ng Biyernes kahapon, marami rin na nanggagaling pa sa mga probinsya na pupunta tuwing Sabado. Kaya welcome po sa Quiapo Church at sama-sama natin bigyan ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At Sabado po, Saturday, and in a special way, it's the day of Our Lady. And we also thank the Lord for this very special moment, the visit, and we conclude the week-long visit of Nuestra Señora de la Salud. And we ask Our Lady to continue to guide us in our journey of following the Lord. Kaya bigyan uli natin ng welcome applause ang Nuestra Señora de la Salud. And we thank Father Robin Plata of the Agustinian Recollect Fathers, the Spiritual Director of the Cofradía de Transito de Nuestra Señora de la Salud, for making it possible for the visit of Our Lady here in Quiapo Church. Thank you, Father Robin. Palapakan po natin si Father Robin. Sa mga nagtatanong po, nagtataka, ano ba yung Nuestra Señora de la Salud? Bakit po binibigyan ko at sa mga nakalipas na araw ay binibigyang halaga natin at kagalakan ang kanyang pagdalaw dito sa Quiapo? Dahil alam niyo po ba, kung meron man pong imahe ng Birhen na nakasama ng poong Nazareno, walang iba po kundi ang Birhen de la Salud. Sapagkat ang Birhen de la Salud po ay kasakasama ng poong Nazareno doon po sa simbahan po ng mga paring Recoletos. Una po doon sa San Juan de Bagumbayan. Kaya po, di ba, meron tayong traslasyon. Ginugunita natin yung paglipat ng mula doon sa simbahan ng San Juan, sa Intramuros, sa Meloneta, tapos lumipat po sa San Nicolas de Tolentino, sa simbahan din po ng mga paring Recoletos. At doon po iniluklok ang Nuestra Señora de la Salud at doon din po unang niluklok ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya magkasama po sila doon sa simbahan, lalo na ni San Nicolas Tolentino. At noon lang po mga 1767 to 87, doon lang po nilipat ang Nazareno mula sa Intramuros dito sa Quiapo. Doon po sila nagkahiwalay noong mga 1760s. At nanatili naman po ang Birhen at milagro pong nailigtas po ang Birhen de la Salud nung gera, nung nasira ang Intramuros. At alam din naman po natin, milagrong nakaligtas, nakatindig pa ang simbahan ng Quiapo nung gera. Sira na po ang lahat, pero ang dambana ni Jesus Nazareno ay nanatiling nakatindig at nakaligtas din po ang imahe. Kaya pareho po silang nakaligtas dun sa digmaan. At kaya nga po ako'y nagpapasalamat kay Father Robin, no? Dahil kanila pong ginigising muli ang debosyon sa mahal na Birhen ng kalusugan. Kaya ipagdasal natin lalo tigit ang mga may karamdaman, ang kailangan ng lunas at lakas. At nung isang taon po na ako'y dumalaw po, nagmisa para sa mahal na Birhen at tumarap dun sa orihinal na imahe ng Birhen, nagdasal po ako at nakiusap din po kay Father Robin na kung maaari sanang makadalaw naman siya sa Quiapo.
para magkita uli sila ng poong Nazareno. Kaya parang itong isang linggo po, ito ay reunion po nila. Nagkita mo muli sila matapos ng matagal na panahon, sapagkat sabi ko nga po, simulat sa pool, sila po ang magkasama, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno at ang Nuestra Señora de la Salud. Kaya natutuwa po ako nitong mga nakalipas na araw na ito'y mga mabiyayang araw at mapalad po kayo dahil ito ang huling misa, ang pamamaalam natin sa Mahal na Birhen, kaya't nakahabol pa kayo sa biyaya ng pagdalaw ng mahal na ina. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang ito. Baka naman magtampo ho, no? Meron din ho tayong isang imahe din ho. Alam niyo po, ay paborito hong pasyalan ng ating tahanan ng poong Nazareno ng mga mahal na ina. Nandun din po ang Birhen ng Fatima, isang koronada, galing naman po sa Marikina. At ito'y kasama ni San Pablo de la Cruz, dala naman po ng mga Passionist Fathers upang dumalaw din ang ina sa tahanan ng anak. Kaya talagang nag-uumapaw ang biyaya dahil nakikita natin ang pagmamahal ng ina sa anak at ng anak sa ina. At gayon din sana tayo rin ang pagmamahal din natin sa mahal na ina. Ngunit, ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit tayo lalo na ngayon sa Mahal na Birhen de la Salud, bakit tayo nagdarasal para sa kalusugan? Natitiyak ko ngayon, sa mga maraming nagsisimba rito, meron kayong pinagdarasal na may sakit o baka kayo mismo ang may sakit. Narinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo yung mga kalaban ni Jesus. They were criticizing the disciples of Jesus because they were doing something on a Sabbath. For the Jews, the Sabbath is supposed to be a day of rest. Araw ng pahinga. Kaya nung nakita nilang nandun sa may bukid ang mga alagad ni Jesus Nazareno at kumipitas at nag-aayos ng trigo at kumakain, sabi nila, nilalabag nila ang Sabat. Dapat walang gawa. Dapat pahinga lamang. Ngunit anong sabi ni Jesus Nazareno? The Son of Man is the Lord of the Sabbath. And Jesus wants them to realize one thing. What is really the spirit of that law? The law of the Sabbath. Ito ba'y talagang araw lang ng pahinga? Bakit nga ba ganun ang pag-iisip ng mga Hudyo? Balikan natin yung aklat ng Genesis. Diba sabi, nilikha ng Diyos ang lahat. At nung ikapitong araw, nang nabuo na ang lahat, sabi, huminto ang Diyos at nagpahinga. Kaya, yung ikapitong araw sa mga Hudyo, araw ng pahinga, dahil daw nagpahinga ang Diyos. Pero ang tanong, bakit ba nagpahinga ang Diyos? Napagod ba ang Diyos? Hindi naman siguro, hindi napapagod ang Diyos. Hindi napapagod si Jesus Nazareno. Hindi napapagod ang mahal na ina. Kaya nga malakas ang loob tayong dasal ng dasal at tawag ng tawag sa kanila. Kasi alam natin, hindi sila napapagod. Kaya ang simbahan natin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, dahil hindi napapagod ang Diyos. Pero bakit nagpahinga ang Diyos? Bakit huminto sa paglikha ang Diyos? Dahil nga matapos likhain ng lahat, ngayon naman ang oras para pag-ugnay-ugnayin ang lahat. After the completion of creation, now is the time for the communion of creation. Para daw mag-ugnay, magkaisa ang lahat ng nilikha ng Diyos. Magkaisa sa Diyos at magkaisa sa isa't isa.
That is the purpose of the Sabbath, to be in communion with God, to be in communion with one another. Ngayon, balik ako sa tanong ko kanina, bakit tayo nagdarasal lumakas, gumaling, guminhawa, yumaman, umasenso? Bakit tayo nagdarasal ngayon ng biyaya? Anong pinagdarasal mo ngayon? Kagalingan? Alam ko, marami ngayon nagdarasal para sa bar. Maraming nagpapabless ngayon, may dalang backpack dahil mag-e-exam para maging abogado. Iba siguro ngayon, dinadasal niyo yung anak ninyo, yung kapatid ninyo, yung apo ninyo. Iba sa atin nagdarasal, guminawa sa buhay. Pero ano bang suma total ng lahat ng yan? Bakit tayo nagdarasal sa mahal na biri ng kagalingan? Hindi lang para lumakas ang katawan. Parang sabat po yan na nakalimutan ng mga Hudyo. Hindi lang para magpahinga, kundi para lalong magkaugnay sa Diyos at sa isa't isa. Kaya tayo lalakas, hindi para makabalik ka sa ballroom dancing at makapasyal ka uli. Hindi ka lang nagdadasal yumaman para makabili ka ng lahat ng gusto mo sa buhay. Hindi ka nagdarasal ma-promote para lang umasenso ka at maging matagumpay ka sa buhay. Pag yan ipinagkaloob sa atin ng Poong Nazareno at ng Mahal na Birhen, ang gusto ng nila ay gamitin natin ito para lalo tayong makaugnay sa Diyos at makaugnay sa isa't isa. Huwag naman sana nung may sakit ka, araw-araw nagro-rosaryo ka, araw-araw nagsisimba ka. Abay, nung gumaling ka, hindi ka na nagrosaryo, hindi ka na nagsimba, kasi busy ka na sa kakapasyal, kakamol, at kakatrabaho. Huwag naman sana ngayong nagdarasal ka para makapasa sa bar. Lagi kang nagdarasal tuwing Biyernes sa Quiapo, nagsisimba ka, nagpupunta ka sa simbahan, nung naging abogado ka na, wala ka ng panahon magdasal at magbasa ng Biblia at pumasok sa simbahan. Huwag naman sana nung dinadasal mo na umangat yung negosyo mo, mabait ka sa kapwa, nung hindi ka pa napopromote, mapagkumbaba ka, abay, nung napromote ka, yumabang ka, naging matapobre ka. Hindi yun ang biyayang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yan ibinibigay ng Diyos sa atin, katulad ng Sabat, para lalong lumalim ang ating ugnayan sa Kanya at sa isa't isa. Kaya mga kapatid, paalala lang, pag gumaling ka, hindi pa tapos ang biyaya. May kasunod yan. Kaya ka pinagaling sa tulong ng Mahal na Birhen para lalo kang maglingkod. Para lalo kang magbigay papuri sa Diyos. Kaya ka pinaangat sa buhay, hindi pa tapos ang biyaya. Huwag ka agad papalakpak. Kasi kaya ka pinapaangat ng Diyos ngayon para mas maging daluyan ka ng awa at kabutihan niya, lalo na sa mga nangangailangan. Iyan ang tunay na dahilan ng biyaya. Iyon ang nakaligtaan ng mga Pariseo at yun ang gustong ipaalala sa ating lahat ngayon ni Jesus Nazareno at ng Mahal na Birhen de la Salud. As we continue with this Mass, yes, let us lift up to the Lord all our petitions, all our needs. But let us also pray that we may never forget why graces are given to us by the Lord. Blessings, graces, answered prayers are bestowed upon us so that we could be further in communion with God and be in communion with one another. Lord Jesus, may we never be blind to the graces you give us. Dear Lady,
teach us how to use the graces God has given us. Amen. Please all stand. Let us pray to God our Father, who called us all His sons and daughters to become free in His Son Jesus Christ. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the Christians may regard the commandments of God as doors to freedom from sin and evil. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who work in law enforcement and government may consistently place the welfare of the people above legalistic concerns. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That in worshiping the God whom we cannot see, we may not forget our needy brothers whom we see. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the Lord may heal those who suffer from various physical and spiritual maladies. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may now rest in the company of God. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Let us now entrust to the Lord, through intercession of Our Lady, our other personal intentions. Lord God, let every command of yours be to us an invitation to love, and to serve our brothers and sisters, to understand and to respect, to guide and be guided. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Will lift up to you all this gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, especially as we celebrate the memory
of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of your handmaid, you gave us, through her, the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Nuestra Señora de la Salud, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, with Saint John, Saint Ezequiel Moreno, Saint Augustine, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. As one family, let us now call on our merciful Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior,
Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, peace I leave you, my peace I give you. Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, the Son of God and the Son of Mary, the Lamb of God who takes away the sins of the world, blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lord.
desire of being consulted, from the desire of being approved, from the fear of being humiliated, deliver me. Announcement, mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tignan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a while and let us listen to Father Robin Plata. Let us give Father Robin again a warm round of applause. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Nuestra Senora de la Salud! Viva! Sa ngalan po ng Order of Agustinian Recollects, Province of St. Ezequiel Moreno, Cofradía de Tránsito de Nuestra Señora, lubos po ang aming pasasalamat, unang-una po sa rector at parish priest ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus the Nazarene, Reverend Father Rufino June Sescon Jr., sa mainit na pagtanggap sa National Pilgrim Image ni Nuestra Señora de la Salud. Ganon din po ang lahat ng mga organisasyon na tumulong para maging matagumpay ang isang linggong pagbisita ni Inay Salud sa Quiapo Church. Isa po sa mga pangarap po naming mga miyembro ng kofradiya ni Inay ang maging kilala muli si Inay Salud, hindi lamang po sa Quezon City, hindi lamang po sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo. Kaya po sa pagtanggap po ng National Pilgrim Image sa tahanan ito, sa dambanan ito ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, marami na po ang nakakakilala kay Inay Salud. At sabi nga po ni Father June kanina sa kanyang homilia, sa lahat po ng mga makakatanggap ng kasagutan sa kanilang mga panalangin,
hindi po nagtatapos sa pananalangin, kundi ito'y dapat na magpatuloy sa atin pong pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya po, lubos po ang aming pasasalamat sa lahat po ng mga deboto ng ating Jesus Nazareno at maging sa lahat ng mga deboto ng ating mahal na ina sa mainit na pagtanggap sa pagbisita kay Nuestra Señora de la Salud dito sa Quiapo Basilica. At mamayang hapon po ay dadalhin po namin ang National Pilgrim Image sa Project 7. Doon po mamamalagi sa loob ng isang linggo ang National Pilgrim Image. Kung nagnanais po kayo na makita ang original na imahe ni Nuestra Señora de la Salud, ito po ay matatagpuan po sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino Parish sa Quezon City. Kanina nabanggit ni Father June sa kanyang homilia na magkasama ang Jesus Nazareno at Nuestra Señora de la Salud sa San Nicolas de Tolentino Church sa Intramuros. Pero dahil wala na po ang simbahan na yon, ngayon po ay meron pa rin pong San Nicolas de Tolentino Parish Church sa Quezon City, sa Congressional Avenue, Barangay Bahay Toro. Doon po ninyo masisilayan ang orihinal na imahe nila sa Lord, lalong-lalo na tuwing unang Huwebes ng buwan. Kaya inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa San Nicolas de Tolentino Parish, Quezon City, lalong na tuwing unang Huwebes ng buwan. At ngayon pong darating na Nobyembre, ay ipagdiriwang ang dakilang kapistahan nila sa Lord, November 17. Kaya from November 8 to November 17, nasa publiko po muli ang orihinal na imahen nila sa Lord. Sa mga nagnanais po na idulog ang kanilang panalangin ng kagalingan, physical man yan, spiritual, emotional, psychological, financial, moral, anuman ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat nandyan ang ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Salud. At nasabi nga rin po ni Father June na ang Sabadong ito o ang araw na ito ay ang huling araw ng pamamalagi ng National Pilgrim Image ni Nuestra Señora de la Salud sa Basilica ng Quiapo. At bilang tanda po ng aming pasasalamat sa komunidad ng Quiapo Church, aalis nga ang National Pilgrim Image, pero mag-iiwan po kami ng official replica para sa Quiapo Church. Hayaan niyo pong basahin ko po ang Certificate of Gratitude. This Certificate of Gratitude is hereby presented to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, St. John the Baptist Parish, Quiapo Church, for the warm welcome to Nuestra Señora de la Salud on her pagbisita ni Inay this 31st of August to 7th of September 2024. As a sign of our gratitude, we are presenting to you the replica image of Inay Salud for the continuous devotion of the faithful, especially the praying of the perpetual novena in her honor every Thursday. Given this 7th of September 2024, in Quiapo, Manila City, signed by yours truly, Father Robin Plata, OAR, Spiritual Director of the Cofradía de Tránsito de Nuestra Señora, and Brother Homer A. Bunyi, President of the Cofradía. Father June, tanggapin niyo po ang aming regalo. Muli, maraming salamat, Father Robin, at sa Cofradía de Nuestra Señora de la Salud. Palapakan po muli natin sila.
We will now have the rite of departure of the image of Nuestra Señora de la Salud. Please all kneel. Act of thanksgiving to Our Lady for her visit. Beloved Mother Mary, Our Lady of Health, after staying with us for some precious hours during which you have been asking God to shower down on us choicest graces, we thank you. Allow us to repeat our love for you with this departure prayer service. Mary, Our Lady of Health, pray for us. O Mary, the Church has always interpreted the Old Testament prophecies in the light of the Gospel. In Judith, she sees Mary as the help of the Christian people. You are our help of Christians. Mary, Our Lady of Health, pray for us. Let us ask God to fill us with faith whenever we invoke this beautiful title of Mary, Our Lady of Health. O Lord, you have given us Mary as our mother and help through her intercession. Grant that we may love you and live fully the life you have given us, your children. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer to O the Most Holy Mary of Health. Sovereign Empress of Heaven and Earth, Mary, Mother of God, inexhaustible sea of health, on whom all your children and devotees pin their greatest consolation, all of us prostrate before your holy altar, we offer you our humble gift and brief tribute to the Holy Novena, and would like to have the ardent love and fervent devotion with which the seraphs in glory praise you, and all the saints have praised you, and the just on earth, so that it may be pleasing before your eyes, for the great benefits that we owe you. For all of this, we give you endless thanks, confident that with your clemency, our sins may not hinder the love that you always have for us. Never stop looking at us, Our Lady. If your eyes look at us, it is impossible that they will stop helping us. Watch over the Supreme Pontiff, take care of the universal benefit of the Church, the promotion of the Holy Catholic Faith, the eradication of heresies, and for all the souls in purgatory who from the prison of fire implore your patronage. And finally, because you are most sweet Mother, bestow on us all your abundant blessing and grant us health of body and soul so that we may celebrate you later in the kingdom of glory. Amen. Amen. Thanksgiving prayer to Mary. Prayer of Saint Augustine to the Blessed Virgin. O Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you your just dues of praise and thanksgiving, you who by the wondrous ascent of your will did rescue a fallen world, what songs of praise can our weak human nature recite in your honor, since it is by your intervention alone that it has found the way to restoration. Accept then such poor thanks as we have here to offer, though they be unequal to your merits, and receiving your vows, obtain by your prayers the remission of our offenses. Carry thou our prayers within the sanctuary of the heavenly audience, and bring forth from it the antidote of our reconciliation. May the sins we bring before Almighty God through you become pardonable through you. May what we ask for with sure confidence through you be granted. You be ever ready to assist us when we pray and bring back to us the answer to our prayers. Make it your continual care to pray for the people of God. You, blessed by God, did merit to bear the Redeemer of the world, who lives and reigns, world without end. Amen. Amen. Please all stand. Let us sing Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae,
Vita dulce do, espes nostra salve, a te clamamus, ex solis ilibe, a te suspiramus, ementes et plenes, in hac larima rubale. Ea ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis os hoc exilium ostende. Before I give the final blessing, again, we thank everyone for being with us in this very solemn and beautiful celebration of homage to Our Lady Nuestra Señora de la Salud, who, as I said, I'm sure occupies a special place in the heart of our Nuestro Padre Jesus Nazareno. At alam ko saan man siya naroon, ay nandun din ang kanyang anak. At kung nasaan din ang anak, nandun din ang kanyang ina. At nawa, igawad sa ating lahat ang tunay na biyaya, hindi lang ang kagalingan, kundi ang biyaya ng kaligtasan. Just as we do during Pilgrim's Masses, this time I may not be able to meet everyone. Alam nyo yan, kadalasan pagbaba ko, hinahanap ko yung may birthday, may wedding anniversary, yung galing sa mga malalayong probinsya. Pero ang mahalaga ngayon ay sama-sama tayong mamaalam sa ating mahal na ina. Kaya kayo pinasimba rin ngayon sa Quiapo para makilala ninyo si Inay Salud at maging bahagi din siya sa inyong buhay pananampalataya. Kaya mamaya sama-sama tayong mamamaalam sa kanya. At bago din ang huling pagbabasbas, marahil alam na ng karamihan sa inyo, ikinagagalak natin kahapon, unang Biyernes ng Setyembre, ng inanunsyo ng mga kapulungan ng mga liturhista, at ito'y dahil na rin sa pagsang-ayon ng mga obispo ng Pilipinas, ang pista ng Poong Nazareno ay hindi na lang pista ng Quiapo, pista ng Maynila, kung hindi ang pista ng Nazareno ay pista ng buong Pilipinas. Pista ng sambayanang Pilipino, pista kung saan man may Pilipinong deboto sa kanya. Kaya tayo nagagalak na ang piyesta ng Poong Nazareno ay pambansang kapistahan. Palakpakan natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya sama-sama natin parangalan siya at katulad ng mahal na ina, ipalaganap natin ang awa at kabutihan ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the Father of all mercy, through the love with which He cherished the mother of His Son, bless you with health of mind and body. Amen. May Jesus Christ, the blessed fruit of Mary's womb, adorn you with the virtues that will make you more pleasing to Him. Amen. May the Holy Spirit, whose power overshadowed the Blessed Virgin, give you serenity and peace,
that you may live as one in mind and heart in the household of the church. Amen. Father Robin will join me in blessing you. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go and glorify God with our life. Thanks be to God. Viva pong Jesus Nazareno. Viva! Viva Nuestra Señora de la Salud. Viva! Palakpakan natin uli ang ating Panginoon at mahal na Ina. Paala mo, Reyna ng langit, o Birheng Ina ng maliligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Maria ng kalusugan, kalingaing lagi ang aming buhay. Kay Kristo kami ay iakay, ngayon at magpakailanman. Paala mo, Reyna ng Langit, o Birheng Ina ng Maniligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Birheng Mahal, paalam. Paalam mo, Reyna ng Langit, o Birheng Ina ng Maliligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Maria ng kalusugan, kalingaing lagi ang aming buhay. Kay Kristo kami ay iakay, ngayon at magpakailanman. Paala mo, Reyna ng Langit, o Birheng Ina ng Maniligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Birheng Mahal, paala. Paala mo, Reyna ng Langit, o Birheng Ina ng Maliligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Maria ng kalusugan, kalingaing lagi ang aming buhay. Kay Kristo kami ay iakay, ngayon at magpakailanman. Paala mo, Reyna ng Langit, o Birheng Ina ng Maniligtas. Adios, o Nuestra Señora de la Salud, paala. O Birheng Mahal,